Hello guys, welcome to my YouTube channel. At nandito ko ngayon para pag-usapan kung paano ba kumita ng extra income kahit nasa bahay ka pa o may full-time job ka pa. Kung interesado kang malaman guys, huwag kayong mag-skip at panoorin ang buong video na to dahil ituturo ko kung paano kumita kahit nasa bahay ka pa. Bago yan, please like, subscribe, and hit the notification bells para sa mga updates pa ng mga extra income kung saan ka pwedeng mag-apply para kumita ng extra income buwan-buwan. Okay guys, how to make extra income lalo na ngayong may pandemic o kahit may trabaho ka na full time. Okay guys, so ang una ay sell your stuff. Tama guys, kung may mga damit o mga gamit kayo na hindi nyo na ginagamit na nakatambak lang sa cabinet, pwede nyo siyang ibenta, pwede nyo siyang pagkakitaan. Wala pa kayong lalabas na capital, pwede nyo siyang i-post. Basta pwede pang magamit guys. I-post nyo lang sa Facebook, sa inyong Instagram. Yun guys. So yun ang number one. Number two, renting an extra room. Kung may extra na room kayo, pwede nyo siyang iparent. Kung di nyo naman ginagamit, why not na iparent natin? Para naman kumita tayo buwan-buwan. Kung nakakuha tayo ng uupa, di may passive income na tayo buwan-buwan. So yun guys, napaka ganda ng paraan na yan. Na hindi ka naglalabas ng pera at nag-i-income ka buwan-buwan gamit lang ang yung available na kwarto na ipaparent mo sa titira sa magre-rent ng room for rent. Okay guys? Okay. So number 3, rent your own car. Kung may sarili kayong kotse, pwede nyo siyang iparent guys. O kaya mag-apply kayo sa Uber na pwede nyo pagkakitaan ang kotse nyo. Dahil marami ngayon ang naghanap ng mga private na sasakyan na gusto iatid sila sa kanilang gustong lugar. Mga ganun guys. So pwede nyo pagkakitaan ang inyong kotse. Sa bawat may mag-book sa inyo ng mga pasahero, extra income kagad yan guys. Napakaganda yan kung may kotse ka. May kotse ka na, kumikita ka pa. Diba? Number 4, bookkeeping. Kung marunong ka mag-bookkeeping guys, ay napakaganda. Kasi karamihan sa mga business owners eh naghanap ng sariling bookkeeper. Kasi hindi na nila masikaso na pupunta ng BIR o magpa-file sa ng tax, sa income tax return sa BIR, kaya nag-hahar sila ng bookkeeper. Sa bookkeeper guys, sa bookkeeping, every month 'yan na binabayaran kanila. Kasi every month nagbabayad ng tax ang business, mga business owners. So every month pag na-hire ka, so monthly babayaran kanila sa service mo. So yan, passive income yan guys. Alam mo yun naman, pag mga business yan, matagal yan na mga year, abuti ng mga year. So pag nakuha kanila,
tinan mo, mga ilang years kang babayaran monthly. Extra income lang yun, guys. Kung babayaran ka ng 500 pesos a month, extra income pa rin yun. Depende na lang sa pinag-usapan yung amount, kung magkano ang babayad sa inyo. Okay? So, number 5. Buy and sell. Tama, buy and sell. Ito, gagastos ka ng kapital. Pero, bibili ka ng mga murang mga damit, mga wholesale. Tapos, ibebenta mo siya online. Papatungan mo lang para kumita ka. Popost mo sa Facebook, sa Instagram. Yun, buy and sell. Mga gusto mong bilhin na mura na pwede mong patungan. Pag may mga buyer ka na, dun, kikita ka, may extra income ka na. Yun. Pwede mo siyang gumawa ka ng Facebook page mo sa mga binili mong mga wholesale na mga damit. Pwede mo siyang i-post doon. O silang, yun lang, ganun lang kadali. Tapos, mag-invite ka ng mga FB friends mo para makita nila yung mga pinupost mong mga binibentang mga damit o gamit. Okay? Number 6. Rental real estate. Yan. Kung may bakanting lote kayo o bakanting bahay na hindi na ginagamit o may isa pang bahay na hindi na ginagamit o may shop naman kayo na hindi nyo na rin ginagamit, pwede nyo siyang iparent. Yun. Doon kayo din kikita. Pag nakakuha kayo ng magre-rent, doon, sure na may passive income ka na buwan-buwan. Kasi gagawa ka ng contract yan eh. Gagawa mo siya 2 years. Pero mo, every month, may passive income ka na. Kung 2 years yung ginawa mong kontrata, yung nag-agreement nyo. So, yun. Number 7, cellphone repair. Yan. Kung marunong ka mag-ayos ng cellphone, pwede ka mag-post sa Facebook na marunong ka mag-ayos ng cellphone, mga iba't ibang cellphone. Pwede kang gumawa ng FB page mo. Yun. Pwede kang mag-home service din. In demand ngayon yan, guys, kasi madami mga customer na mga nagpapayos ng cellphone. Maraming magko-comment dyan kasi marami rin talaga yung nasisirang mga cellphone. Kaya siguradong madami ang client, magiging client nyo dyan, guys. So maganda yan na extra income. Okay? Number 8. Cut hair. Yan. Kung marunong naman kayong maggupit, kayo barbero o stylist, pwede kayong mag-offer ng home service. Yan, home service. Tapos pupunta nyo na lang yung client nyo. Yun. Wala pang haka-hassle-hassle sa kanila. Yun. Yun mga gusto mga client, yung mga home service. Kung kaya mo din magkulay ng buhok, hair treatment, yung mga ganun na pwede rin pagkakitaan din, pwede rin yun, guys. Mas lalaki yung kita mo dyan. Okay? Number 9 is baking. Yan. Pwede mo rin yan pagkakitaan. Kung marunong ka mag-bake, pwede ka mag-bake ng cake o kahit mga pwede mong maisip mo na bake. Tapos ipopost mo lang siya sa Facebook page, sa YouTube, sa Instagram, yun. Pwede kang kumita dyan, guys. At pwede kang kumita ng malaking income. Dahil in demand din yan, yung baking. Madaming nag-order through online.
Okay. Number 10. Personal training. Ayan. Personal training, pwede kayong mag-offer niyan. Kung marunong ba kayo sa sayaw, yan, o kaya swimming. Yan. Ano ba yung talent nyo? Pwede kayong mag-post sa Facebook. Pwede kayong mag-tutor. Yan. Pwede nyo pagkakita nyan, guys. Well, kung gusto mo nang magaling ka sa sayaw, yan. Pwede ka lang nag-post sa Facebook na kung sinong gustong magpaturo ng sayaw, yan. O kaya, kung magaling ka sa swimming, pwede ka rin mag-post sa Facebook para kumita ka ng extra income at yan, magandang pagkakita niyan, guys.